Sila pa rin ay titipa habang ng puso ko'y pupipintig. Tanging kayo years 2014 to 2021 at the Sunday School Department. Given this 18th day of February 2022 during the 65th General Conference of the United Pentecostal Church Philippines held at Great Eastern Hotel, 1403 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines. So, gusto ko pong tawagin si Pastor Jerb, mga kapatid, at ibigay po ang simpleng parangal para po sa ating kapatid. Okay, Pastor Jerb, please. Okay. Pastor Jerb ay anak po ni Pastor Romy at siya ay namayapa noong nakaraang mga June 27 being National Directors ng Sunday School Department. Thank you, Pastor Jerb. So, thank you, Pastor Joe. May break po tayo hanggang 10 minutes, no, sir? 10 minutes, break muna kayo. Hayaan yung i-serve yung pagkain at mag-break tayo. Babalik tayo. Thank you.
lamang ang bawat araw ko'y punong-puno ng pag-ibig. Dalangin kong ito'y pakinggan mo, huwag mong alisin sa akin, banal mong espiritu. Luwalhatiin ang pangalan mo, puso't kaluluwa'y sasamba sa'yo. Ang pagmamahal mo'y higit pa sa lahat. Ikaw ang Diyos na wala
ay sasabay sa pagkanta habang daliri ko'y napapagod na sila pa rin. Hello, praise the Lord. This is Pastor Nilo Plaza, Filipino missionary based in Hong Kong and works also as co-associate pastor of Hillite Fellowship, UPCHK. The content of my channel is mainly the preaching and teaching of the Word of God, and some reviews and reaction of videos from other great preachers of the Apostolic Circle. Some of my contents here in this channel are views and videos of the Holy Land and Hong Kong and its outlying islands. Welcome to my channel. Enjoy and subscribe. God bless you.
ay sasabay sa pagkanta habang daliri ko'y napapagod na. Sila pa rin ay titipat habang ng puso ko'y pumipintig. Tanging kay Jesus lamang iibig habang may sa Diyos. Napakasarap po na makasama ang mga leader natin, naging mentor natin, mga kapatid. Sa loob ng 2 taon ay matindi yung pandemya, mga kapatid. No? Kung pandemya man ito o pandemya talaga, 2 taon tayong walang fellowship. Pero ngayon, napakaganda, magkakasama tayo para mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating tagapagturo ngayon ay mahilig po itong mag-travel. Sometimes from Mindanao, going to the region 1, mga kapatid, no? Nakakotse lang siya. One time, I have been with him, traveling in Mindanao. Isang opportunity, sir, yun, ano? From Surigao to Sambuanga. Inabot kaming 2 linggo na magkasama, sir. I have learned much for that travel. So, isang kagalakan ko, mga kapatid, na ipakilala po sa inyo ang tao ng Diyos. He was converted in 1972 sa Davao City.
former World Mission Director for 17 years. Naging Northern Mindanao Presbyter po siya for 5 years. And now, he is the Assistant Superintendent in Region 3 for 16 years. Ibig sabihin ito, yung mga tao na ating pong nakasama at nagturo sa atin ay enough po ang kanilang kaalaman. Naniniwala tayo na sa bawat pananalita po nila ay nakakapulot tayo ng magagandang aral. Being a newly minister dito sa ating organization o sumusunod sa kanila, maraming aral at natututunan po tayo sa ating mga leaders like our superintendent, mga kapatid. So I'm glad to present to you no other than Reverend Mario Pistanyo. Sir, God bless. Praise God. Maraming salamat, Pastor Diamante. Makaupo tayong lahat, mga kapatid. Napakasaya after 2 years. Biro mo niya, nasa hotel tayo. Walang registration. Hindi na tayo lalabas. May pagkain na dito, mga kapatid. At napakaganda. Masaya po ang lahat ng mga officers kasi walang eleksyon. Praise God! Minsan, sabihin ko sana COVID nilang lagi. Kahit na mayroong negative na mga pangyayari sa COVID, pero mayroon ding mga positive na maganda, mga kapatid. Alam po natin na sa panahong ganito, since 2020, nadama ng mga UPC ministers paano tayo minahal ng ating superintendent. For the first time, ay talagang ginawa ng ating leadership na hindi magugutom ang mga pastor sa field. We have decided na magbigay tayo ng 2,500 sa bawat ministers. Maliit lang yan sa taga Metro Manila, pero sa taga Bundok, mga kapatid, naiiyak sila habang tinatanggap yung 2,500. Ang sabi nila, mahal talaga tayo ng ating organisasyon. Ayusin ko yung report ko. Kaya kahit pandemic, mga kapatid, pinakamalaking receipts natin ay sa 2021. Pandemic yan, mga kapatid. Praise God. Kaya atin nakikita paano po mula after 2,500, parang nag-release tayo ulit superintendent ng 1,500. No? Second wave, Pastor Picar. Kaya napakaganda po, mga kapatid, damang-dama nila na hindi sila pinabayaan sa field. Kaya bata alis pa kayo sa UPC? Marami na nga nagsialisan, eh bumalik. Narinig nila na mayroon na palang 70,000 kung mamatay ang pastor. Ha? 80 na ngayon? Ang sabi ko, ilang years ka ba nawala sa UPC? Pastor, 20 years eh. Iba't ka bumalik? Kasi maganda pala dito pag mamatay. Praise God. Kaya mga kapatid, nakikita po natin, this is the best organization na tayo po ay nagiging kasama. Pwede alisin ang face mask? Kasi yung pag may face mask din, yung mga ilong na medyo nadapa, hindi makikita. Malaking bagay yan eh, di ba? Yung mga ilong na parang kanyo ng koridor. At saka yung mga kulang na ng ipin. Kagaya ko, mga kapatid. Kaya sino po ba dyan ang nanubra yung ipin nyo? Pahingi naman, mga kapatid. Praise God. Guwapo gihapon, bisag tiguang na.
Kaya tayo po yung nagalak mga kapatid, hindi lang po rito, yung mga kapatiran dyan natin sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, sa Russia, sa Ukraine. O mga kapatiran sa Ukraine, magsihanda kayo kasi yung mga higante yata, malapit na po yata ang magkaroon ng bakbakan dyan at sa lahat ng kapatiran natin sa Malaysia, Singapore, Paris, Europe, saan pa yun? Afghanistan, Iraq, Israel. Alam mo bang binabanggit na ating General Treasurer yung Israel, napunta kami pero doon kami sa part lang ng Aqaba. Yung port of Aqaba from Amman, Jordan, mga patid. 4 hours ang biyahe namin by bus. Yun nga, tama yung sinasabi niya. Kahit nasa Jordan kami, nakikita namin yung mga nagbibinta ng maraming mga prutas. Yung pomegranates ang gustong-gusto ko. Granada sa atin yun eh. No? At saka yung kwan, yung tinapay nila, pwede mo gawing panyo, sobrang lapad. Kaligo kami sa Didsi, mga matid. Kahit gusto mong maghikog doon, gusto mong magpakamatay, gusto mong lunurin sa sarili mo, mamatay ka sa alat, mga patid. Pero di ka talaga malulunod. No? Kaya habang binanggit niya yung Eliat, yung Egypt, patid, kitang-kita namin yun from Aqaba Port. At sinasabi nga ng pastor natin sa Jerusalem, Pastor Tropia, Pastor Mario, diretso ka na dito. Ang problema, pag makalabas ka na sa Jordan, hindi ka na pwedeng makabalik. Kasi ang exit namin is Amman, Jordan, puntang Abu Dhabi. Kaya malapit na talaga. At ako'y nagalak sa mga magandang bagay na binanggit po ng ating General Treasurer, mga patid. Lahat ng mga lectures kahapon, Pastor Picar, tungkol sa spiritual gifts, mga patid. Then yung Assistant Superintendent Perez, mga patid, tungkol sa dedication natin sa ating Panginoon, our calling. At kaninang umagas, Pastor Eugene, tungkol po sa mga magandang bagay sa ating paglilingkod sa Panginoon. Then kay Pastor Cesar. At kanina kay Pastor Trinidad. Kaya tayo po'y nagpapasalamat, mga kapatid, sapagkat hindi natin alam yung conference natin. Sana dito si Pastor Umpad. I miss Pastor Umpad. Yung boses niya, mga kapatid. At saka yung boses ni Pastor Art, walang kapareha yun eh. No, wala. I miss them but I don't want to see them. Kahit kayo eh. Baka mag-stampid tayo dito, mga kapatid. Is God. Nakabasa na ba tayo ng scripture? Ah, wala pa? Wala pa. Luke chapter 2, verses 25-32. And behold, there was a man in Jerusalem, 25-32, chapter 2, whose name was, everybody say, Simeon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. And the Holy Ghost was upon him. Praise God. And it was revealed unto him by the Holy Ghost. Alam mo, pag tayo po'y very close sa Panginoon, may sikreto ang Diyos para sa iyo. Kaya ang sabi ng Bible, Enoch walk with God. And he was not found, for God took him. And before he was taken, he left a testimony that he pleased God.
Pag ang Diyos ay ma-please sa atin, mga kapatid, nako, si Enoch, bawal pumunta ng langit yun. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero pag ang Diyos ay nasiyahan at nalulugod sa iyo, kaya sabi ni Paul, I will show you a mystery. Kasi ang alam natin, lahat ng mga tao mamatay, then after that, the judgment. Pero sabi ni Paul, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen! Now, tingnan nyo ang verse 26. It was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he had seen the Lord's Christ. And he came by the Spirit into the temple. And when the parents brought in child Jesus to do for him after the custom of the law, then took him up in the arms and blessed God and said, Lord, now let thy servant depart in peace according to thy word. For mine eyes have seen thy salvation, which thou hast prepared before the face of all people, and a light to lighten the Gentiles and the glory of thy people Israel. Lalagyan ko ito ng topic, mga kapatid, at huwag kayong matakot. The topic of the Word of God that I will bring today, it's a kind of prayer. Lord, let thy servant depart in peace. Baguhin natin konti, kasi pag let thy servant, parang isa lang yan, parang ako lang yan ah. Sabihin natin, let thy servants, ayan, depart in peace. Parang kulang pa rin. Pag servant, sabihin lang, let all thy servant depart in peace. Praise God. Whether we like it or not, someday we must depart. And be sure na pag-aalis tayo, it must be in peace. Kaya, bawas-bawasan na natin yung mga kalaban natin, mga kapatid. Yung mga inaaway mo, ayusin mo yan. You'll never know. You'll never know the time. Pastor Art, never know. I don't know kung nasabi niya kay Sister Lynn, bye honey, bye sweetheart. This is it. Wala na. Kaya kayo, mga kapatid, pag alis natin ng bahay, sabihin mo sa misis mo, bye. I love you. Baka hindi ka na makauwi. Wala yan, mga kapatid. Sabi nga ng isang membro ng church, sabi ng misis niya, Pastor, nagbago itong mister ko. Bakit? Simula ka ng aral ng mga mister, kailang halikan yung misis. Yung mister ko, bago umalis, sabi, I love you, na halikan talaga siya, mga kapatid. Tinanong niya, ba't ka ganyan? Sabi niya, hindi ko alam eh. Baka di na ako makabalik. Takot tayong mamatay. Pero everyday, lumalakad tayo papunta sa libingan. Para sinasabing, ayaw kong tumanda. Eh, sino naman ang gusto nga magtanda, mga kapatid? Ayaw natin yan. Pero hindi ka mapunta ng langit pag hindi kayo tumanda at magkasakit at mamatay. Hindi eksempte ng pastor eh. Oo. Kaya, dapat natin ayusin ang ating relasyon sa Diyos. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid.
naayos yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Sapagkat hindi natin alam ang takbo ng ating buhay. Praise God. Marami ako nakikita sa mga executive board. Kalbo na mga kapatid. Ala na mga kapatid. Lumabas ka agad si Jimmy, magtanong sana ako, saan yung wig mo binili? Bawal yun, pastor. Ay, bawal. Grooming yun eh. Diba? Eh, ikaw nga eh, wala ka ng ipin, naglagay ka na ng ipin na plastic. To make yourself look good. Alam natin mga kapatid, lalo na tayo mga pastor, mga leaders, there is a changes in our midst. Malaking pagbabago. Pagdating ko sa Maynila mga kapatid, doon ako sa Guadalupe, tinitingnan ko, anong nangyari dito sa EDSA? Wala ng traffic. Wala ng maraming nagbibinta doon sa mga bangkita. Nagtatanong, pagbababa ka ng Australia, paano? Wala ding babaan sa Guadalupe. Paano? Eh, kung bababa ka doon sa Maybuni, paano pabalik papuntang Estrella? Lalakad ka na. Kasi God, malaking pagbabago mga kapatid. Change. And we should be ready to accept change. And we should be ready to be changed. Hindi ka lang change na baguhin. Change talaga sa leadership. Someday, eh, siyempre mga kapatid, assistant superintendent ako sa Mindanao. Wow, 1,000 churches and with 1,000 pastors mga kapatid. Pangarap ko mang magiging assistant superintendent for until the year 300 years pa mga kapatid. 3,000 years. Wala na. Hanggang pangarap. Imposible na yan mga kapatid. Wala. Kaya we are ready to accept change sa ating kalagitnaan. Kanina ko pa tinitingnan ito eh. Sabi ko, totoo pala ito. Ito yung umuusbong. Ito yung mga young people natin mga kapatid. Oh. Ito yung mga licensed minister natin galing kayo dito. Oh. Oh. Ito yung mga official natin na sa baba. Nag-i-Louis na eh. I-Louis na. Masakitin na yung iba nga. Akala mo zombies na. Wala na mga kapatid. Yung people, mga minister natin, mga executive board member, maawit na lang tayong the last leaf cling to the bow. Wala na. Kaya sa ating paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, I thank God. 1977, graduate ako sa Bible school natin sa Makati. Binanggit kagabi ni Sir Buckland, bound in the spirit, not knowing what to do. Mayroon ding sinasabi sa Hebrews, Abraham obeyed God. And he don't know where to go. Di ba? Naglilingkod tayo sa Diyos, you don't know where to go. 1977, na-license ako, hindi sinabi ng Diyos, ganito ang itinerary mo, ito. Oh, ito ang dadaanan mo, ito ang mga pagsubok, ito, ito, bantayan mong taong yan, may demonyo yan. Walang sinabi. But we just walk every day with God. We walk by faith and not by sight. Hallelujah. I keep on walking by faith, mga kapatid. Until today, 45 years na. Ganito ang itsura sa mga 45 years in the ministry. Pero, mapalad pa rin.
Hindi lahat ng tao nagiging senior. Pag na senior citizen ka, mga patid, huwag mong i-look down sarilin mo na wala ka na magagawa, ano, makalimutin ka na. Hindi ah. Oh. Mahirapan ka. Pastor, kilala mo po ako. Siyempre, sabihin mo, eh, pa-smile, smile ka. Yeah, yes, yes. Pero yung utak mo, nagpra-process, mga patid. Nagpra-process yun eh. Yung mukha identify mo, pero yung pangalan. Di ba? Nagpa-process eh. Hindi may iwasan ng computer nga, naglo-loading. Maraming naka-file sa utak natin for 60s, 65 years. Mahirap mapatid, hindi po sensus nga yan. Magkakopya na, kopya ng marriage certificate ko. Magbayad ka, babalik ka dito after 3 days, hanapin pa namin. Diba? Ganun din tayo, kayo mga 60 na plus, 65. Nagpa-process yung utak natin, mga kapatid. Sa dami ng piles doon. Praise God, ang daming piles yan. Kaya nga, kahit tayo naglilingkod sa Diyos, may mga hindi naman madelete yung mga piles dyan eh. Diba? Yung kalukuhan mo nung una, andyan pa rin yan. Kasi may mga piles na hindi mo ginagamit, pero andyan yan. Kaya nga, kailangan manatili tayo sa Panginoon. Kasi yung masamang espiritong lumalabas sa atin, mga kapatid, nangampanya yan ng another spirito and they are coming back. Kaya nga, sabi ng Panginoon, abide in me. For without me, you can do nothing. Ang ibig sabihin, nothing, hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Kailang manatili ka sa puno. Kailang manatili ka doon, mga kapatid, to get connected doon sa puno. Pero mo 60 years old, 65. Oh. Naalala mo na, Pastor, nakilala na kitang yawa akal ko ang pala. Ikaw pala yun ha. Ay. Hirap kaya. Praise God. Kaya ang kailangan natin, yung mga executive board dito na kay banda, dito na tayo. Oh, magiging yellowish na ito. At sa susunod, nalalanta na ito. Hindi problema. As long as you stay, nanatili po tayo sa ating Panginoon. Kahit mamatay, magkasakit tayo mga kapatid. We are so blessed. Sapagkat ang kailangan ng Diyos ay ating spiritual relationship sa Kanya. Kayo mga kapatira namin dyan sa ibang bansa, kung na-bless kayo dyan, padala kayo ng GCash dyan. I-PM ko lang number ko. Huwag lang po ipadala kay Pastor Picar, hindi makakarating sa akin yan. Alam naman natin mga patid eh, walang isa rito, walang sakit. We believe in healing. Totoo naman yan mga patid eh. Eh huwag na kayo magtampo pag hanggang ngayon, hindi pa tayo na-healed. Pastor, magpa-pray ako. Bakit? Taas ng sugar ko, Pastor eh. Di ko na maaninag ano yung saunahan. Kung ano ba sugar mo? Umabot ng 500. Magpa-pray ka sa akin? Yes, Pastor. Diabetic din ako. Ano ba?
Diabetic din ako. Ah, basta pastor, I believe in prayer. Sabi ko, sige. Lord, pagalingin mo siya sa diabetes niya, ibaba yung sugar, Panginoon. After a month, bumalik siya. Pastor, good news. Bakit? Normal na sugar ko. Sabi ko, buti. Baka pa. Diabetic ako since 2005 hanggang ngayon, mga patid. Kaya dadadala ko yung sito lagi. Wala tayo magtampo. Praise God. Ang importante sa ating buhay, maganda yung relasyon natin sa Panginoon. Amen. Praise God. Ang importante po, mahalaga po mga kapatid, pag maganda ang relasyon natin sa Diyos, maganda din ang relasyon natin sa ating mga kapatiran at mga kasamahan sa gawain, mga kapatid. We expect changes. Things are no longer used to be. Nagbabago yung mga kapatid. Nakita ko nga sa executive board, wala, sabi ko, parang wala na akong kakampi dito eh. Oh, parang ako lang medyo may edad na dito. Praise God. Eh, biro mo. Yung mga estudyante ko dati sa Bible school, ando na sa board. Yes, Pastor Cesar. Pastor Eugene. Sino pa yun sa inyo? Si... Ayan, si Larry. Pastor Go. Ayun, si Midel. Oh, praise God. Pastor Numer. Ini-estudyante ko yan, mga kapatid. Palagi naka-long sleeve ng yelo yan. Kasi nasa harap yan. Diba? Brother Lali Reyes, matik. Pag nagtuturo yan, nakaupo yan, matahimik na tao yan. Oo. Oh. Ayun, palaging nagdo-drawing. Diba? Yung pala yung dinodrawing na si Merlin. Praise God. Yung Pastor Ray Diamante sa World Mission, sinusuportahan namin yan, malulos na yan. Itim pa rin yan hanggang ngayon. O, diba? Yung si Jima, nako, ang ganda ng unang puti-puting laskay po yan. Ano, mapilido, rasay? Oh. Ang gaganda niya ng una. Ang puti, ang cute ng mata. Ngayon, ewan ko ano nangyari. Ay, buhay talaga. Yung si Mona Lisa Tamsi. Oh, ang kukulit talaga niya nung dalaga pa yan eh. Oh, ngayon, after many years, hindi, ayaw ko na mag-comment yan, may apat. Praise God. We are just visitors of this world. Praise God. At kailangan, ang sabi dyan sa Biblia, mga kapatid, if any man love the world, you lose the desire to go home.
Di kaya nga daming mga Pilipino andun na nakatira sa Canada, mga patid, ayaw umuwi dahil maraming pera doon. Maganda yung trabaho. Uwi sila sa Pilipinas, mga patid. Pagdating dito, kahit hindi mo kamag-anak, sumalubong sa iyo. Eh, warning natin mga pastor, huwag na kayong sasama doon na magsalubong. Oh, nakakaya na din naman eh. Maghintay ka kasi pag mahal ka niya, mga kapatid, mayroon ka talagang chocolate. Oh. Ayaw na mga Pilipino umuwi. Nagkaroon ng digmaan sa Lebanon, nagkaroon ng problema sa Afghanistan. Yan, nagmakawa, Mr. President, uwi na po kami. Ganon din ang iglesia. Pag mayaman ka, pinagpapala ka, ganda ng bahay mo, ganda ng buhay mo, praise God. Piling mo parang, ayaw ko nang papuntang langit. Okay naman ako dito, Lord. Diba? Pero darating ang panahon na pera mo, hindi na nang magigay ng kaligayahan mo. Darating ang panahon ng pera mo, mga kapatid, ay wala nang magagawa para sa iyo. Magkaroon ka ng problema, maging magulo ang mundo, at sasabihin mo, Lord, I'm coming home sapagkat ayaw ko na manatili sa mundong ito. Praise God. Oh. Kaya we need to maintain our good relationship with God. Iyon ang importante, mga kapatid. Kaya, wala ka namang magandang relasyon sa Diyos. Pag ikaw ay walang humility, God resists the proud. But He gives grace to the humble. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, surely goodness and mercy shall follow me. Anong ibig sabihin yan? In this journey of life, someday you will fall. Someday you will stumble. But here comes the rescuers. Goodness and mercy. Goodness, marami kang blessing. Mercy in times you fall down. You need the mercy of God to make us rise from the place na tayo'y bumagsak, mga kapatid. Kaya tinitinan ko yung Psalms 23. You start, the Lord is your shepherd. Then, there is a good pasture. Then, there is a still water. Then, ang sunod, you will walk through the valley of the shadow of death. But before you walk into it, be sure you have a good pasture. Be sure you drink on the still water. Be sure that your soul is restored. You walk through the valley of the shadow of death. Anong masasabi mo? I will fear no evil, for thou art with me. Time comes, wala nang makatulong sa'yo. It is you and God alone. Hindi na makasama mo yung misis mo pag ma-ICU ka. Walk through the valley of shadow of death. I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. Praise God. Anong sunod doon, mga kapatid? You have anointed my head with oil. Praise God, and my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me. In every race, may ambulansyang nakasunod. May mga rescuers na nakasunod. Sapagkat may mga taong tumatakbo na sila po'y hinimatay, hindi na kaya. Andun ang mga rescuers. Alam ng Diyos na tayo ay maglupay-pay, manghihina, mga kapatid. But here comes the goodness of God. At ika'y bumagsak
sa ministry. Na-backslide ka. Here comes mercy. Kaawaan ng Diyos. Hindi niya ginawa ang bagay ng ating kasalanan sapagkat naalaalan niya na, na tayo ay mga alikabok lamang. Amen? Kaya, mercy of God. Alam niyo mga kapatid, don't ever pabayaan natin yan mga kapatid. Ang ibig kong sabihin, every time you fall, mabagsak man tayo, ano mangyayari sa atin mga kapatid? Hindi talaga tayo iwanan ng ating Panginoon. Anong sabi doon? Surely goodness mercy shall follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Starting from the Lord is my shepherd until you reach to the house of the Lord and you will stay forever. Amen. Kaya kailangan manatili tayo sa ating Panginoon mga kapatid. Kasi pag wala ang Panginoon, PWD tayo. Ano yung PWD? Oh, preachers daw with disability. Oh, disabled talaga tayo eh. Kailangan natin ng pag masipirito yung Panginoon, wala talaga. Disconnected ka, wala talaga. Disconnected si Adam and Eve, mga kapatid. Ang resulta, nagtatago. Eh, alam mo naman, hindi naman binanatan ng Diablo upang sila po'y susunod sa kanya. It's by deception. Yung pera mo, talagang inaalagaan mo. 300,000 yan. But once you are deceived, ma-deceive ka ng agency. Wala, hindi ka hinold up mga kapatid. You give your money honestly, but you don't know you are just being deceived. Oh? Kaya ang pagbagsak ng tao, they are not being tricked, but just being tricked. Praise God. Kaya tayo nagpapasalamat sa Panginoon. The Word of God, mga kapatid, napakahalaga. Pag sisipirit kayo doon, wala ka na magawa. Once you are not in the truth, ano pang asahan mo? If 1 plus 1 equals 2, eh anong gagawin mo doon? Sabihin mo 1 plus 1 equals 11. Enjoy yourself. Make your own mathematics. Wala. Ang ibig sabihin, if you don't believe the truth, you are sa lay, mga kapatid. Papuntang langit, mga kapatid, dalawa lang daanan. Masikip at anong tawag doon? Lapad o sigpit nga dalan. Oh. Kung wala ka sa masikip na dalan, eh nasa kabila ka. If you are not in the truth, then surely, andun ka sa, mali. If you are not serving Jesus, you're serving the devil. If you don't belong to the church, you belong to the world. Walang in between yan eh. Kaya ang sabi ng Biblia, kalaban ng Diyos ang lahat na may relasyon sa mundo. Praise God. Kaya ang abi kong sabihin, mga kapatid, advance to be identified. We will say to the world that here we are, the chosen generation, God's peculiar people, taken out from the darkness into His marvelous light. Minsan itong relasyon natin sa Panginoon, para ding relasyon natin sa ating mga asawa. Yung taga Mindanao, sis, andito na yung hinihingi mo. Ang sabi kasi niya, pastor, turuan mo naman yung mga pastor na magbigay sa misis nila. Sabi ko, hindi ka binibigyan. Pastor, pang grocery lang ito, tapos wala na talaga. Ha?
Sabi niya, Pastor Sana, kung may mag-lecture, isama na din yan. Kaya sis, ito. Kaya kayong mga pastor dyan, ang asawa ay katawan mo. Minsan yung katawan ay kawatan. Oh. That's your body. Sino naglalabas, nagpaplansa, nagluluto sa'yo? Ah. Sabihin mo, dahil wala kang trabaho, wala kang... Ano hindi trabaho? Sino nag-alaga dyan sa isang dosinang anak nyo? Yung misis. Pag magkasakit si misis, ipag-pray mo ako. Ay, inom ka na lang paracetamol dyan. Pag may ladies nagkasakit, Pastor, ipag-pray mo ako. Halika, halika. Pag asawa, wala. Ibigyan nyo ng pera yan. Kaya na hindi mabango yan. Wala ng pera kasi. Walang pambili. Oh, yung damit mga kapatid, pabalik-balik. Eh alam mo naman yung mga babae. Okay lang walang kain basta bagong damit. Kasi alam mo na itong babae, papunta tayo ng conference, isang malita ka lang, tapos na. Yung misis natin, tatlo. Yung malita pa, ganito kalaki. Minsan, sinasabi ko sa misis ko, sweetheart, nanood ka ngayon. Oh, sabi kong bahay natin, maliit lang. Oh, kami lang doon mga patid. Maganda yung bahay maliit kasi walang titira doon iba. Ayun naman lang. Oh, may pag maraming kwarto diyan mga patid, ayun. Pastor, pwede makituloy lang. Oo. Mga ilang araw, inabot na ng 3 buwan yan. Eh kaya, huwag kayong patayo ng bahay na malaki para sa mga anak natin, mga kapatid. 10 yung anak mo, 10 rooms din yan. Eh naku, mag-asawa din yan. Iiwan kayo, iwanan yung bahay mo. O makapag-asawa mga kapatid, yung 10 rooms, sino titira doon? Ayun, ikaw ang maglilinis. May nangupa doon, may nakatira, hindi na nagbabayad. Yung mga tikbal lang, yung mga mantiyanak mga kapatid, wala. Kaya yung mga asawa dyan natin, mga kapatid. Oh. Kaya minsan sinasabi ko sa misis ko, mga kapatid, I don't promise to love you forever. Sabi, ang sobra ka naman. Di ba yung love forever? Ang sabi ko, forever is not enough. Mo yung mga batid, yung mga bagay na tinatago niya way back on 1980s pa. Yung binibigay doon sa Baguio mga batid na mga wall decors, andyan pa. Sabi ko, tingnan mo yung bahay natin, puno-puno na. Paano tayo kikilos dito? Itapon mo na yan. E alam mo yung mga misis, kakain ng Jollibee, pati yung mga kutsarang plastic, tinatago. Yung kutsi namin, daming kutsara.
Ito pa mga misis, pag magdadrive ka mga kapatid, oh, dadrive ka, papunta ka ang McDonald's, sabi, doon ka magpapark. Hayaan mo sana ako magpapark. Sabi niya, doon maganda kaysa dito. O ayaw mo, hindi mo sinusunod, hindi mo sinusunod. Eh na, sabi, ayaw kong kumain. No? Nausa ba mo eh? Diyan kami dumaan, Starlock, dumaan kami sa Jollibee. Ang sabi ko, ngayon na, mag-decide ka anong kukunin mo, kainin mo, kasi mag-drive-thru tayo. Yan, tapat na kami ng drive-thru, naka-order na ako ng corned beef, mga patid. Ang siya, sabi ko, ano ba? Sabi niya, huwag mo akong pilitin. Drive-thru ito, mag-decide ka na. Oh, ano ba? Sabi na, sir, additional order, sir. O, tingnan mo, additional order. Sabi na, ayaw ko nang kumain. O, sige, ako na magbayad. Ayaw kumain itong kasama ko. Ayaw mo pag minal dito, oy. Pero sa totoo lang, hindi ko kayang magbiyahe, magdrive pa, wala si Mrs. Kahit ganyan sila mga kapatid. Praise God. Tanggap natin kasi wala nang magagawa pa. It's an honor to present to you the couple of the year, 50 years in marriage. Tell me what's your secret to have this lasting marriage for 50 years. Wow. Ang sabi naman ng babae, Pastor, pag ako ang nagagalit, yung mister ko lumalabas doon sa balcony. Hinintay niyang huhupa yung galit ko. Yan, ganda yan. Oh. Pag ikaw, pag mister mo naman ang magalit, anong gagawin mo? Ala, Pastor, hindi ko kasi yung away, nagsimula yan eh sa, ano, it takes two to make a tango. Kaya ako magsalita siya, tatahimik lang ako. Yun sana gawin niyo. Ang gulo niyo eh. Wala pa naman kaming kaya kasi yung babae pag magsalita, blang, blang, ikaw. Ikaw mag-isip ka pa, paano ba ito sasagutin? Nakakita ka na ng pangsagot mo, mga kapatid. Eh, mayroon na namang ibag-iban at may nag-iisip ka eh. Paano mo sasagutin yung babae? Basta away, ang dali, mag-process ng ano yun. Kaya ang gagawin natin, sabihin natin, tumahimik ka! Ayun, patahimik ko. Ano, hindi ano, mga problema natin. Uy. Oh, no! Oh, sige, bakit? Tino, tatakaw, timo, gani, 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 alam niyo, asawa natin, pag nagagalit, ang pangit. Yung Mr. ay Mrs. ganun pa rin eh. Ay ikaw, nag-iisip ka paano magsinungaling. Ay nako, buhay may asawa. Minsan masarap, minsan nakakainis. Sabi kong bahay natin liliit, dami. Wala na tayong malalagyan. Pero sinagot ako, sabi ng Panginoon, I will bless you. Wala na kayong malalagyan.
I enjoy my life being a married man, mga kapatid. Ganyan na sasabihin natin. Alam nyo kayong mga asawa, dami nyo reklamo sa mister nyo. Ito yung mister ko, ito, ganyan yung mister ko. Yung mister ko, pastor, ganito. Sana yung mister ko pareha sa iyo. Diyos. Parang ganun, bandami sinasabi. Yung mister ko, kita nga, mga lalaki na nahimik lang tayo eh. Kahit tumataba na sila yan eh. Wala tayong sinasabi. Kahit yung bewang, ganyan ka na. Diba, sabi ko, pag hindi na dito, sa liig na lang. Ayusin natin relasyon sa Diyos, relasyon sa asawa mo. Yung church, hayaan mo yan. Mag-backslide yung membro, litim ko. Sabi nga ng Panginoon, Pedro, hinihingi ka ng Diablo. Hindi kita pinagtatanggol. Kung babalik ka, strengthen the brethren. Ay, naku, pag mag-backslide, lalo na kung mapera, ay, magpapasting ka. Pasting ka agad. La bandera, hindi na nagsimba. Okay. Amen. Yung simbahan, pag magka-problema yan, maraming mag-a-apply. Diba? First of all, yung church, mga kapatid, huwag na tayong masyadong ano dyan eh. Sabi ni General Treasurer natin, pray for the harvest that the Lord will send more laborers. Kaya huwag kayong magalit pag may katabi ka dyan, nagpastor, nagpipritay yun dyan eh. Maliki ang anihan. Kaya kailangan ng mga reapers. Kayong mga reapers, huwag mo nyo namang nakawin yung mga membro dyan. Hintayin nyo lang maglupay pa yan. Sabihin natin, pag-aalis yung mga membro ng mga problematic, ay, praise God, it's a blessing, nagsialisan. May mga membro dumating sa kabila, mga pati, problematic, din sabihin mo, it's a blessing. Wala na. Kaya kayong medyo matanda na, mapapati, mag-isip-isip na kayo, sino yung papapastorin nyo? Lalo na kayong mga misis natin, di marunong mag-preach. Ang dami ng misis. Misis ko, hindi marunong mag-preach yun. Kaya kasama na yan sa kanyang pag-iisip, ano kaya kung mamatay na ito si Mario. Darating sa isip nila yan eh. Paano kaya itong husband kong Super Mario? Pag mawala ito, hindi pa naman ako marunong mag-preach. Anong gagawin ko? Dami nating mga opisyal. Pastor Umpad, Sister Christy, di naman marunong mag-preach yun. Kaya, dapat may maghanda ka na lang, Pastor. Kung wala tayong may lagay dyan, mga kapatid, at may edad ka, at masakitin ka na, ano pang pinagtatagal mo dyan? Hintayin mong maubos yung mga membro. Ako, dalawang church ko eh. Ang isa, air condition. Sa Panabo, mga kapatid. Ang isa din, air cool pa. Doon sa Panakan. Ngayon, nakadeside na ako, hindi ko na kaya ito. Kasi kahit malayo ako, pastor, may magpabaptize. Kaya nga ako may assistant pastor para kayo magbaptize. Ayaw, pastor, ikaw ang hinintay. Pastor, may ano dito, i-dedication ng bata. Ay, i-dedicate ninyo na sa dingding yan.
Lumampas na yata ako ng oras, mabalit. Sabi ko, handog ninyo yan. Pastor, may magpabusta. Paano ba to? Kaya nga ako kumuha ng katulong para kayong gumawa kung wala na ako. Putahan nyo, pastor, may naano ng masamang espiritu. Punta, i-rebuke mo. Pastor, may birthday. Ah, sige. Ano ang buhay? Masira yung church, maraming mag-a-apply. Masira yung marriage life mo, may mag-a-apply? May mag-a-assume? Wala. Hindi naman sabihin, ano bang problema mo, Miss Abrad? Yung misis ko, nag-iwalay na kami. Walang problema, ako na mag-assume. Walang ganyanan. Di ba? Kahit malaki yung church niyo, wala kayong magandang relasyon, wala talaga yan eh. Praise God, relasyon na importante. Maraming mag-a-apply. Sabi ng district board, may bakante tayong church. May nag-a-apply. Mayroon, pastor. Sino? Si Abraham. Matanda na yan eh. Ano bang record niya? Ito. Yung misis niya, hindi inamin misis niya. Para lang makakain. Sabi ni Abraham sa misis niya, Sarah, kung magtanong, kaano-ano kita, sabihin mong kapatid tayo, ha? Ano pa? Ay, muntik na mapatay anak nito. Violence against children yan. Hindi yan pwede si Abraham magpastor. Sino pa? May Jacob dito. Ay, scammer yan. Hindi rin yan pwede mag-a-apply. Kasi pag lumalakan, kaganyan eh. Di ba? Na-dislocate yung biwang niya, mga patid. Gipislit sa manulunda anghel. Ay, hindi yung pwede yan. May si Joseph mag-a-apply din. Joseph mag-a-apply. Walang magandang relasyon niya sa pamilya. Nag-aaway-away yan sila. Ay, naku. At saka may record yan. Napriso yan. Attempted rape. Ay, wala talaga. Ipapano ito? May applicants pa mayroon. Si Moises. Ay, naku, mamamatay tao yan. High blood yan. Madaling magalit. Kahit ang dami ng milagro sa buhay niya, ganun pa rin ugali niya. Ay, ganyan tayo eh. What is your attitude is what you are. Paglalayo ka sa Diyos, babalik yung ugali mong hindi maganda. Wala yan. Wala, sino pa nag-apply? Propita ito, sir. Propita, sino? Si Elijah. Si Elijah! Eh, suicidal mood yan eh. Lord, patayin mo na ako! At nakatulog. Nang gumising, may pagkain. Eh, gusto magpakamatay. Ba't kumain? I know. Kagabi, prophet of fire ito. Sa umaga, nagiging prophet on the run. Bakit? Nagpadala ang si... Sino yung babae? Padala si Jezebel ng messenger. Eh, may messenger na pala nung una. Tomorrow, 7 o'clock in the morning, you will be dead. Tumakbo siya, hindi alam. Kaya yung mga taong discouraged, hindi alam yan. Palaboy-laboy na natatakbo kahit pa saan. Be merciful sa kanila. Hindi nila alam ano yung ginagawa ng mga patid. Pag-gising niya, there's a hot bread and a cool water. Inom na naman siya. Diba? Sabi na, hindi yan pwede. May pastor ganyan. May problema, suicide ka agad. At saka yung ano niya, pag sobrang revival. Pag sobrang discouraged, gusto nang magpakamatay, ginuukop. Di na madawat, oy. Sunod! Ay, ito sir, meron. Sino? Elisyo. Ah, Elisyo yan. Daming milagrong ginawa niyan eh. Ano bang hindi maganda sa kanya?
Sir, yung mag-asawa, yung Mr. Matanda, yung Mrs. niya, bata pa, pero walang anak. Nang umalis-ilis yung nagkaanak. Naku. Ay, naku talaga si... Sino pa? Si King David. Oh, giant killer. Ayaw to. Oh. Anong problema? Ang problema, pag makagusto ito ng ladies sa church, ipapatay yung mister. Wala talaga. Oh, sino pa? Andiyan si Solomon. Okay, the wisest man on earth. Oh, Solomon. Problema tayo, sir, kasi yung personage, di magkasayo yung misis niya, 1,000 eh. Walang malalagyan. Praise God. Mayroon pa ba? Sa Cebu, ito patuloy natin, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hindi ko yata natapos ito, mga kapatid. Wala na tayong oras. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Oh. Praise Jesus. Before we close, someday, you are no longer the pastor of the church. You are no longer the husband of your wife. Once we lose our breath, the only thing that holds us between life and death is breath. Kaya as long as we breath, let everything that has breath praise the Lord. And don't forget, always depart in peace. Let your servant depart in peace. Ano mang ginawa ng kasamahan sa iyo, mga kapatid? Don't ever allow that na magkaroon ka ng hatred at puot sa puso mo. Hallelujah! Someday you will leave this world. Aalis po tayo dito, mga kapatid. And let us have that kind of prayer. Lord, let your servant depart in peace. Hallelujah, hallelujah. Yun po ang napakahalaga, mga kapatid. That we will leave this world. Marami tayong pagsubok. Wala na tayong lahat, mga kapatid, may pagsubok. Lord, we pray in the name of Jesus Christ. Our mission in this life will be ended. As we perform our mission, we are hurt. We are persecuted, not by the people outside the church, inside the church. We don't understand what's happening. But we pray that when we depart, help us to depart in peace. Your first message when you arrive in this world in Bethlehem, let there be peace on earth. After your resurrection, you said, peace be with you. Hallelujah. Kaya sa lahat namin mga kapatiran, lahat ng mga asawa, mga misis namin, ano po yung mga misunderstanding, mga kapatid. Hallelujah. Don't allow the sun na ito po yung lulubog ng ating buhay ay hindi po natin nasiayos. Pumunta si Isaiah at sinabi niya kay King Hezekiah na nagkasakit. It was not a good message by Isaiah, but the Lord told him, Isaiah, go. Tell the words unto King Hezekiah. At aron, nakita niya si Hezekiah, nakahiga, nagkasakit, mga kapatid. And Isaiah said, King Hezekiah, listen to the word of the Lord. Prepare your house, set your house in order, for you shall surely die. He did not say, prepare your kingdom, prepare your bank account, prepare your properties. No.
set your house in order. Our relationship with God, mga kapatid. No accomplishment. Nasabihin mo, I have done great things for God and God, though I commit sin, He will. No. The one, the wisest man on earth, build a temple for God. But when he got old, his heart was turned away unto the gods of his wives. Praise God. Napakalaking accomplishment. But his relationship with God. Ganon din kay David. He killed his own man. E mag-ingat tayo mga leaders, you might be killing your own people. But it was not hidden before the eyes of the Lord. He was rebuked. And good for David because he was a worshiper. He admitted. But the judgment, the sword of judgment, will never depart from his house. King Saul, sabi ng Panginoon, patayin mo ang lahat sa ating kaaway. He did not do it. Marami siyang mga tupa na hindi pinatay. And from that day, the kingdom was taken from him. Anong nangyari sa kanya, mga kapatid? Yung mga pinapatay niya ng mga witchcraft, doon na siya pumupunta. Why? Because God did not appear in him in vision and even in word, nor even in dreams. He ended his life with a broken relationship with God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoong Diyos. We don't know what is ahead. But help us to be true. We might not be able to build the biggest church or to win many members. We might not be the richest man or the richest woman. But help us, Lord. As what David said, restore unto me the joy of my salvation. Take not thy Holy Spirit from me and create in me a new heart, O God. Bless us, Lord, lalo higit sa mga mag-asawa. Praise God, this is the most important thing, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa iyong pag-iingat. To God be the glory, in Jesus' name. Amen. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon his face. Hallelujah. Bago natin tapusin ang pagsamba na ito, I would like to ask our superintendent to pray for us. Alam nyo, nararamdaman natin na ang Diyos kumikilos sa atin. Tumatawa tayo minsan, nahihipo yung puso natin. But practically, maraming lesson ang Diyos sa atin. Andyan yung mga asawa natin, andyan yung kapwa natin, pastor. Yung mga pastor natin, sometimes nagagalit sa mga leaders natin. Yung mga leaders naman natin, tinutulak natin yung mga pastor natin palabas. No? Kailangan natin ng isang relasyon sa asawa natin, sa pamilya natin, sa mga pastor natin. Alam nyo, temporary lang tayo eh. Hindi tayo magtatagal sa mundo. Iayos natin ang ating relasyon sa Panginoon, at sa lahat ng ating mga kasama sa iglesia. I would like to ask our superintendent to pray, i-bless ang pamilya natin, i-bless ang church natin, i-bless ang local church natin, i-bless ang ating mga relasyon sa hapong ito. Sir? Come on, let's pray. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. O aming Diyos, Panginoong Jesus, marami kayong kaparaanan para mangusap sa inyong bayan, sa inyong mga anak, sa inyong mga lingkod, Lord.
Kuminsan kami ay natatawa, kuminsan kami ay naiiyak sa mga kaparaanan ng iyo pong ginagamit. Ngunit, isang bagay po, O Lord God, ang nangingibabaw sa hapong ito. Nais niyo, Panginoong Diyos, magiging matibay ang inyong relasyon, ang aming relasyon sa inyo, Panginoon. Una sa lahat sa inyo. Pangalawa sa aming mga pamilya, sa may bahay, sa asawa, sa mga anak. At Lord, pangatlo, sa kongregasyon, kapwa manggagawa. O Lord God, ito ang susi, Panginoon Diyos, hallelujah, para maging matibay, magiging kaakit-akit ang samahang ito sa mga unbelievers. Para sila ay madala, O God, maakay sa inyo, Panginoon. Dahil wala silang magiging dahilan para maglingkod sa inyo kung hindi nakikita sa amin ang halimbawa, Panginoon. Kaya narito po kami nagpapasalamat. Binibigyan niyo kami ng paalaala na aming pagtibayin ang aming relasyon sa inyo. Una sa lahat, pangalawa sa pamilya, pangatlo sa kapwa manggagawa at sa kongregasyon na inyong ibinigay. Kaya salamat po, Panginoon, sa inyong pong paalala ngayong hapon. Salamat po, Lord God, sa lahat ng inyong mga ibinibigay na mga lesson, mga aral sa amin, Panginoon. Kaya ang aming binabalik sa inyo ang papuri, pasasalamat, kaluwalhatian sa inyong makapangyarihang pangalan. In the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, Sir Bodegas. Thank you, Sir Mario. Paalala sa lahat ng mag-ordain, 6:30 po, nandito na kayo. 6:30, kayo po'y nandito na. Okay, mag-rest muna tayo at fellowship. Mayang-maya, kakain na po tayo. 6:30. Habang ako ay naghihintay sa iyong pagbabalik, habang ang bawat araw ko'y punong-puno ng pag-ibig, dalangin kong ito'y pakinggan mo, huwag mong alisin sa akin, banal mong espiritu. Luwalhatiin ang pangalan mo, puso't kaluluwa'y sasambas.